Magsitayo po ang lahat. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang ira. Ipan ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang nira. Ipan ninyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang ating banal na misa po ay pagunita kina San Timoteo at San Tito, mga obispo. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyay ang mga makasalanan na magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo ang mga katangian ng apostol kina San Timoteo at San Tito. Pagbigyan mo ang kanilang dalangin, kami makapamuhay ng maayos at matapat sa iyong kalooban para kami marapati mong makasapit sa iyong piling sa kalangitan. Sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtan natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumaiyo nawa ang pagpapala, ang habag, at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglilingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno tuwing alalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naalala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya katulad ng pananampalataya ng iyong lola, Loida, at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Dahil dito, ipinaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu
ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay ipinahayag gawa ng Poong Nagligtas. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong Nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong Nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang Poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong Nagligtas. Panginoon ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong Nagligtas. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong Nagligtas, magsitayo po ang lahat. Haleluya! Kristo ay sinugo upang sa dukha'y magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Kumayo kayo at sinusugo kayong para mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayo magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira doon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila makakamit ito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat.
Binabati namin po kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Poong Senyor. Kapistahan ngayon, ginugunita natin sina San Timoteo at San Tito. Kahapon, pinagdiwang natin ang kapistahan ng pagbabagong buhay ni San Pablo. Si San Pablo ang apostol sa mga hintil. Marami siyang paglalakbay, misyonero sa malalayong lugar upang ipadala doon ang mabuting balita. Kauna-unahang pagkakataon dalhin doon ang ebanghelyo sa tapang ni San Pablo at sa siguro pagbabayad puri din sapagkat aminado naman niya na ang kanyang unang bahagi ng buhay ay kalaban niya ang Kristiyanong komunidad. At kasama niya sa kanyang paglalakbay bilang misyonero si San Tito at si San Timoteo. Alam niyo, sa paglalakbay, maraming mga kwento. Sabi nga, gusto mo malaman ang ugali ng tao? Na, yung lilitaw ang tunay na ugali ng tao? Maglakbay kayo ng mahaba. Doon lilitaw ang ugali ng tao. Mapapakisamahan mo ba ang tao? Kasi doon lilitaw na may mga aberya. Hangang-hanga sa ating unang pagbasa. May mga liham si San Pablo kay Timoteo. Alalahanin mo na pinatungan kita ng kamay. Ito yung imposisyon ng kamay. Kaya obispo si Timoteo, gayon din si Tito. Kasi kay naghahanap siya ng pinuno, magiging leader, nagtatatag siya. Kasi palipat-lipat siya ng mga bayan eh. Ah, ito, kailangan ako lumipat. Magiging leader ka, papatungan kita ng kamay, ikaw na bahala. Eh, hanap siya. Sino ba dito pwedeng mamuno? Ah, yung lola mo, matatag sa pananampalataya. Madasalin si Lola. Pati nanay mo si Eunice. Nako, palasimba. Lagi nasa loob ng simbahan. Nagnonobina. Ayan. Nako, kaya ikaw, malamang, mabuting apo, anak din sa pananampalataya. Ayan ang kay Timoteo. At pinapangaralan niya. Yung obispo, mangangaral. Pero bago siya maging obispo, pinapayuhan niya. Sabi, tatlong bagay. Bibigay sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Obispo eh. Ang obispo ay kahalili ng mga apostol. At pagmamahal. Yan ang pinaka, hindi lang emosyon, kung hindi yun ang magpapaakit, magpapanatili, magbibigay sa atin ng sigla. Bakit ka ba nakaupo dyan? Bakit ka ba nagsisimba? O bakit ka kumakain? Bakit ka gumigising? Dahil sa pagmamahal ng Diyos. Di ba? Iniibig ako ng Diyos. Eh kung di ako iniibig ng Diyos, guro, bibisitin ko na lang kayo. Ha? Magiging suplado na lang ako sa inyo. Ba't ako maghahanda ng umiliya? Ha? Pagkagalitan ko na lang kayo. O di, bugnutin na lang ako. Hindi ba minsan ganun tayo sa isa't isa? Mga buwisit? Hindi eh. Kapangyarihan, pagmamahal at pagtitimpi.
Sa Ingles, self-control. Yan ang payo, yung tatlong bagay. Ha? Ang kapangyarihan ng Diyos, kaya pakaiingatan mo, alagaan mo. Maging tao ka ng pagmamahal. At pangatlo, pagtitimpi, pagdidisiplina sa sarili, control. Kaya yung pagkamasungit, magalitin, nakasimangot, ayan. Kahit na ba, yun ang disposition mo, eh, ngingiti ka pa rin. Palilitawin mo yung maganda, yung mabuti, yung marangal, yung disente, yung magbibigay inspirasyon, yung magpapataas, yung magpapaigting. Ha? Yun ang tama na po. Ha? Ang ebanghelyo natin kay San Lucas, yung pagiging apostoliko. Ha? Isipin natin kung paano natin mapapalagana pa ang ebanghelyo ni Jesus. Mabait na tao po. Kaya pinili sila si San Tito, San Timoteo. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, ni San Tito, San Timoteo, mga santo, tumutulong tuwing may pandemya, lalo na si San Roque, nako, magdasal po tayo. Nako, dumadami na po. Hindi pa daw pumapasok sa kamay nila yung bagong strain. Yung UK variant, nako, nakakatakot na po. Magdasal po tayo, ha? Eh, malakas pa tayo sa Diyos, no? Ha? Mahirap na. Magdasal po tayo. Pinagpala po tayo na matapos na itong pandemyang dinaraanan natin. Magsitayo po ang lahat. Wala. Minamahal ko mga kapatid, ang mensahe ng kaligtasan ni Jesus at ng kanyang buhay ang ating pamantayan sa paghahanap sa katotohanan ng Diyos, ang ating tutugon po. Gawin mong kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang simbahan naway mamuhay sa diwa ng Ebanghelyo at laging hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang ating pananampalataya naway mapalalim natin sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at mga mahihina. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Tayong lahat naway maging mga tunay na miyembro ng pamilya ng Diyos sa pagiging tapat sa kalooban ng Amang nasa langit. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang salita ng Diyos naway gawin nating buhay sa pamamagitan ng pagsasabuhay nito sa lahat ng pagkakataon. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na maging bahagi ng iyong pamilya sa pamamagitan ng aming buhay, pananampalataya. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasangbat nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo mga alay na nasa dambana. Ngayong kami naghahain para kina San Timoteo at San Tito ay magunita sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan, sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong sila San Timoteo at San Tito ay pinararangalan sa pamumuhay nilang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayanan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng manghela nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gamin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang balagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo. Gindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ang ating Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Timoteo, San Tito, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo
May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Hesukristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinananaligan ng uliran naming sina San Timoteo at San Tito ay mapahayag namin at ang itinuro niya ay magawa naming ganapin sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pag-andanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay nilulahati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing. At sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na may maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran ng bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Magdasal po tayo para matapos na yung pandemya po. Meron pong UK variant na dumadami sa norte. Delikado po ito. Bagamat meron na tayong vaccine, ay peligroso po. Kaya patuloy po tayong magmasid yung mga obserban, mga health protocol. At sa pamamagitan ng ating mga santo, lalo si San Roque, matapos na yung pandemya. At patuloy po yung ating mga soup kitchen sa mga komunidad at mga ayuda natin sa mga individual na nangangailangan. Kahapon, 3 sacks of rice, 50 kilos. 1 box Lucky Me Chicken, 20 pieces red mint cream, 20 pieces ultra white. Tapos 2 sacks of rice, 25 kilos. Salamat po sa inyong kagandahang loob. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nuestro Padre Jesús
namin. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Maaari na pong tumayo ang mga nakaupo sa dilaw o yellow na upuan.